Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan. So for today, my vlog is I'm going to share something na-experience ko. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo in this time. Ayan, morning time. Ayan, while I'm eating. Ayan, so naisip ko na sabi ko parang mas maganda itong i-share. So, ayan nga, guys. So, ang content natin is ano ang dapat gawin. Tapos, at ano ang hindi dapat gagawin. Na once na na-operahan kayo, once na na-turukan kayo, ganon. Kasi, alam lalo na ngayon, sa panahon ngayon is guys, unahin ko yun guys nung nasa bago ako mag-abroad. Ayan. So kasi ito ay alam ko mas makakatulong to sa inyo kasi ang iba nag-worry na magpapa-injut ba ako, magpapa-opera ba ako. So ayan. So yan nga guys, ang content natin is ano ang dapat gawin at ano ang hindi dapat gagawin once na na-operahan ka, na-injectionan ka, kung ano man. Ayan. So, dun tayo guys sa unang-una na nangyari sa akin. So, ito guys is based on my experience. Ayan. And it's up to you kung gusto nyong i-continue ang panonood. But, I'm sure ito guys kasi talaga makakatulong to sa inyo. So, alisin ko lang muna yung salamin ko, guys. Kasi parang tatlo o apat na ang mata ko. Ayan, laki na ng mata ko. Tapos, magsasalamin ako. Para nadagdagan tuloy apat, no? Naging apat ang mata ko. So, ayan, parang mas maganda walang salamin. So, ayan, guys. Bago ako nag-abroad, guys, nag-aral ako ng caregiver. Tapos, ayan, magsusubo muna ako, guys, no? Ayan. So, bago ako mag-abroad guys, nag-aral muna ako ng caregiver sa Pilipinas. After ko nang matapos yung isa kong kurso, nag-aral pa ako ng caregiver. So, ayun guys, nung nagpa-practice kami guys, nasa loob kami ng school, nag-try kaming magpa-andar ng floor polish. Yung kumbaga sa ano, noon pa is ginagamit lang natin manual is yung bunot nilalampaso. So, ayan guys, naggamit kami noon kasi syempre, year 2016 na, 2006, mga ganun, 2000. Syempre, mataas na ilang taon na tayo. Siyempre, bagahay na din yung matataas na din, may mga machine na din, di ba, sa panahon ngayon. So, yun, nung pag ganun ko, guys, nabigla ako na ano yung likod ko. So, before nangyari yun, guys, is nag-aral ng therapy sa school namin. Nag-training na kami ng therapy. So, ayun, kasi part yun, guys, ng once na nag-aral ka ng caregiver, mayroon yun, guys, therapy. Mag-aaral ka kung kaya mong bayaran yung ano para makapag-training ka kung may pangbayad ka. Pero required talaga yan guys once na nag-aral ka ng caregiver. Ayan. So ayan guys, buti na lang nag-aral na kami kaagad ng ng therapy bago mangyari yon. But kahit hindi pa ako guys nag-aral ng caregiver is marunong na akong maghilot-hilot kasi natutunan ko sa mama ko. Tapos yun na nga guys, nung pagganan ko ng machine, nabigla yung likod ko. So, ginawa ko guys, kasi nagre-rent ako ng bahay sa malapit sa school ko. May kaklase din ako na malapit din sa lugar namin, doon sa tinitirahan ko sa school namin. So, naghilutan kami ba? Nag-massagean kami. Ang mali lang guys, once kasi guys, pag nag-aral ka ng therapy, maganda ang kamay mo.
magaan. Yan. Kasi kung ang magmamasal sa'yo, mabigat ang kamay, marami kang mararamdaman, lalo na pagkabaguan pa lang sa pag-aral ng therapy. Marami kang mararamdaman talaga after ng pagmasal sa'yo, ng therapy sa'yo, masakit. Sasakit ang katawan mo kasi unang-una, hindi magaan yung kamay at hindi niya naano yung tamang proseso ng paghilot. So ayun guys, laging sumasakit yung likod ko, lalo mula nung naggamit ako ng machine kasi nabigla ako guys nung pagganon ng machine. So ayun, nung ginawa ko, umuwi ako sa amin, sa probinsya namin, tapos nagdadaing na ako, sabi ko sa mama ko, mas sumasakit ng likod ko, ganito, ganyan. So ngayon, hindi ako nagdalawang isip, nagpa-doktor ako guys. Pagpa-doktor ko, ayun, kasi dati kasi talaga guys, nung bata-bata pa lang ako, nung nakamagunto na naman ako guys, no? Nakaalis ako sa parents ko, nakalayo ako kasi nag-start na ako magtrabaho after ko ng pag-graduate ko ng college. Natuto ako magsiga-sigarilyo kasi mga katrabaho ko na ninigarilyo nung time na napunta kasi ako sa Dubai, sa Baguio guys. So malamig ang time doon, 'di ba, ang panahon. So yung parang na hindi ako marunong magsigarilyo guys, parang natuto, parang naano lang ako, nadadalalak. Hit-hit buga, tapos na experience ko yung natutulog ako sa sopa na walang sapin. Ayan, bawal yan guys, bawal na bawal yan sa katawan natin. So ayan guys, ayan, parang nagsama-sama na. Tapos, ayun, ang findings nga ng doktor nung nagpa-doktor ako is may tubig yung lungs ko. So ayan, nung may tubig yung lungs ko, nag-decide ang doktor na ayan, sabi sa akin ng doktor, napakaswerte mo at napakabata mo para magkaroon ka ng ganito. Ayan, magagawan pa to ng paraan. Kaya mas maganda, tanggalin na ang tubig sa lungs mo kasi may tubig ka sa lungs. So ayan guys, tinanggalan ako ng tubig sa lungs. Pagkatanggal sa akin ng tubig sa lungs, ganyan, nasa ano, lalagyan siya. Ang natanggal sa akin guys ng tubig ko sa lungs is 500cc. So, tatlong klase siya guys. So, parang imagine niyo ito guys. Itong tubig na to, itong baso. Iyan, pinagtatlo ang kulay. Tapos sa may ibabaw, parang nagmamantika ang kulay niya. Dito, tubig. Tapos dito, parang may nana. Iyan, yung tinanggal sa akin na 500cc na tubig sa lungs ko. So yun, ang cause ko doon is yung lagi akong natutulog, na nakatutok ang electric fan ko, natutulog ako sa sopa na walang sapin, natutulog ako na walang damit, na nakatutok ang electric fan. Ganun ako guys. So ayun, nakuha ko and swerte ko kasi nung nakaramdam ako, no, naagapan ka agad. So ayan, sa awan ng Diyos, nawala na siya guys. So ayun, nung natanggalan ako ng tubig, pinaupo lang ako, tapos nakaganyan lang ako sa may upuan habang ginagawa yung proseso. Pero ang inano sa akin na anesthesia is pang kalahata na sa katawan ang tinanggal sa akin. So ayun, habang tinatanggal, habang ini-injectionan ako, hindi ko nararamdaman guys. So ayan, ito yung guys sa content natin. Isa to sa content natin na ano ang dapat gagawin at hindi dapat gagawin. Humiga ako guys na walang unan. Humiga ako na may unan. Ayan. Humiga ako na may unan. Tapos yun pala guys, pag once na tinanggalan ka ng tubig, mas better, much better na huwag kang hihiga. Umupo ka na lang para yung anesthesia unang-una bumaba sa ulo mo, sa katawan mo, pababa hanggang sa umihi ka. Eh, nung first time ko, humiga ako na walang unan. Di ko lang maintindihan, oo, wala akong unan. Tapos nung naanuhan ng mama ko, sabi ng mama ko, pagkaganyan dapat be may unan. Sabi ng mama ko. So ayan, late na, hindi na rin ni mama napansin kasi si mama pupunta sa pagkuha ng gamot, lalabas, may mga inaasikaso. Hindi ni mama napansin na may kailangan pala akong lagyan ng unan habang nakahiga. So ayan, wala akong unan guys. So nahilo ako na parang hindi ko maintindihan sarili ko. Tapos parang antagal bumaba ang anesthesia ko.
So yan, yan yung number one, guys. Wag na wag nyong gagawin. Once na tinurukan kayo, in-injectionan kayo, kunhanan kayo ng tubig, inupirhan kayo, may mga anesthesia yan. Wag kayong hihiga ng flat ng walang unan. Yan. Tapos ito, nung nasa Dubai naman ako, guys, nagkaroon ako ng ovarian cyst. Ngayon, ang symptoms ng ovarian cyst, guys, is yun, pagka medyo malala na, sasakit yung tagiliran nyo. Itong tagiliran nyo, yung lip loin nyo, hindi lip loin, yung buttocks nyo, yung hips nyo, yan. Sasakit yan, tapos yung parang hirap kayo maglakad, tapos parang pilay, tapos pagka ano na, may infection ka na, guys, is mayroon kang lagnat, pabalik-balik ang lagnat mo. Yan yung symptoms ng may infection pala, guys. So, doon ko lang yan nalaman, guys, na may infection pala. Ang pag may infection ka is ang lagnat mo ay pabalik-balik. Ayan. On-off, kumbaga. So, yan, guys. So, nandun ako sa Dubai. Pabalik-balik ako sa doktor. So, napapagamalan pa ng doktor na nagdadrama ako. Kasi karamihan kasi sa amin, guys, sa company namin nung time na yun is karamihan nagdadrama kasi hindi maka-day off, hindi makapag-sick leave. So, ang iba ginagawa is nagdadrama ang iba. So, ngayon, yung ibang may talagang may sakit, napapagamalan, may nagdadrama lang. So, ayan, ako, guys, nung time na yon talagang nagdadaing na ako, nasigawan ako ng doktor na, ano, na, you can do it, you can walk it properly, you just making drama, sabi sa akin ng doktor. So, ayan, hindi ko nasabihin kung anong company yun, guys, but, ayan, anyway, yung doktor na yun is nag-resign na rin. Pagka, ano, sabi sa akin ng doktor, ganun na nga, ayan, nung ano, sinigawan ko rin yung doktor kasi talagang I can feel and I really feel painful na in something wrong in my body. Ayan. Do you know, nung sinigawan ko yung pabalik, lumingon ako, sinigawan ko rin yung doktor na, do you think I make drama? This is not drama. Because if drama, why I have to make effort to come in your clinic, in my company, and also outside company clinic? Sabi ko, bakit ako mag-spend ako ng time na ganito? So, ayan, guys. So, parang natulala yung doktor. Parang na speechless. So, ginawa ng doktor, kasi hindi ako pinipirmahan ng sick leave, nung pagsabi ko ng ganon, at nakita niya talagang parang iiyak na ako, pinirmahan niya kagad, at sinabihan niya ako na, if you need more sick leave, I will give you more sick leave, sabi sa akin ng doktor. Kasi, nung, ano na, ano ko, chinik niya yung chan ko, nakalimutan ko anong tawag doon. Chinik niya, parang may, siguro may nakita na siyang something wrong, pero hindi niya lang sinasabi. So, yun na nga, na findings na may ovarian cyst ako. Ayan. So, kasi ganito yun eh, leave out ako that time. Tapos nung leave out ako that time, kasasahod ko lang, tapos may nagbayad sa akin ng utang, and medyo malakas ang loob ko na may hawak ako na cash. I think ang hawak ko nun is almost 5,000 or 6,000, something like that. Kasi may nag-utang sa akin, tapos nagsahod ako sa company ko. So yun, sabi ko, nilalagnat na naman ako around 4 PM, tapos 8 PM nilalagnat ako. Ganun talaga yung mga time na pag nilalagnat pag pala pag may infection, gabi, tanghali, ganun. Basta on off ang lagnat, guys. So yun, tapos nag-chilled na ako, guys. Tapos sabi ko talaga, I really feel something wrong in my body, sabi ko. So sabi sa akin ng roommate ko, magpa-check up ka na, Jen, magpa-doktor ka na. Sige na, kasi ano, kung check up lang naman, isaglit lang naman yan, hindi ka naman dun tatagal. So, ayan na, guys. So, malakas ang loob ko kasi may hawak akong pera noon. And hindi ko na inisip kung ano ang mga babayaran ko. Basta, alam ko, sabi ko, may pera ko, siguro baka enough na ito. Ayun na,
Tumawag ako ng police, pagtawag ko ng police, kasi kailangan, pag nasa Dubai ka guys, pag tumawag ka, kukuntakin mo muna ang minsan police. Ayan. So, kinunta ko yung police, tapos, for emergency, tapos, yung police, dinirect ako sa ambulance, kasi ano daw ang nangyari, sabi ko, for emergency ka ako na, may sakit ka ako, ganito, nandito ako sa ganitong area. Tapos yun, hindi tumagal, dumating na yung ambulance. Pagdating na ambulance, ayan, pinikap ako, dinala na ako sa Dubai Hospital. Ayan, pagdating doon, yun na. Na-finding, yun nga, may ovarian cyst ako hanggang sa pinapirma na ako na ganito, tatanggalin, ganyan. Pero hindi naman tatanggalin ang matris mo, ganoon. Tatanggalin lang yung ovary. Ngayon, kung hindi yan tatanggalin yung ano mo ng cyst sa ovary mo is, pwede yan mag-cause ng cancer. So, yan na guys. Yan na. Tinanggal na. Inopera na ako. Hanggang sa... Sabi sa akin, nung pagising ko, parang nasa disco one ako guys. Kasi puro ilaw na ano ko. Ipagdilat ko ng mata. Paglabas ko ng operating room. Siyempre, may mga ilaw. Tinanong ako ng isang kabayan kung ipapacheck ko daw yun kung cancerous or whatsoever. Sabi ko, wag na, ayoko na, itapon na lang yan. So, hindi ko na yun pina-check, guys. So, biopsy. Biopsy ba yun? Ayun, parang biopsy. Yun, ang dapat pala, guys, pag once na inoperahan ka, once na may tinanggal sa'yo sa katawan, mas maigi, ipacheck mo yan para malaman mo kung cancerous ba siya o ano. Dapat ipacheck nyo yan, ipabiopsy nyo yan. So, iyan isa pa to guys. Ipabiopsy nyo kung once na may tinanggal sa inyo, sa katawan ninyo. Para alam nyo kung ano. At para maagapan ka agad ng maaga. So, iyan, sabi naman nga sa akin ng doktor, hindi naman daw yun cancerous na yan. Pero may cause daw na minsan nagbabalik daw ang ovarian cyst. Ayan. So, pili huwag nang bumalik. Kasi ayoko na kasi ang hirap. So, ayan guys, nung naoperahan ako guys, after nang naoperahan ko, kaya madaling nag-release ang anesthesia ko. Ano ang ginawa ko? Ganito. So, ang ginawa ko guys, may higaan, di ba may higaan naman sa hospital? Pwedeng pataas, pwedeng ifa-flat, no? So, ginawa ko guys, gumanon ako, umupo lang ako guys, hindi ako nakahiga, hindi ako humihiga sa bed. After ng pagdating ko sa operating, sa kwarto ko, sa magiging kwarto ko from operating room, humiga lang ako in a few minutes or few hours. Tapos, habang nag-aano na yung anesthesia, ginawa ko is umupo ako sa upuan, guys. Doon ako natulog siguro mga dalawang gabi. So, yun, umupo na ako. Nakaganon lang ako, guys. Ganyan lang ako nakahiga. So, ayan, yung anesthesia, guys, kasi ang ginamit sa akin na anesthesia is pang ano, whole body. Ayan, whole body talaga, guys. Kasi binuka yung tiyan ko, guys. Eh. Ayan. Binuka yung tiyan ko. Yung pagka buka ng tiyan ko guys is bikini style. So hindi siya halata. Ayan. Ang iba diba pahaba. So sa akin bikini style, parang panty. So ayun guys, kaya madali ko guys na recover yung sarili ko. Kasi talagang tinulungan ko ang sarili ko unang-una. Iniisip ko pag-isa lang ako sa Dubai. Ayan, may mga kaibigan ako na pumunta. Pero iba pa rin guys, na kailangan talaga tulungan mo ang sarili mo, lalo na pag nasa ibang bansa ka. Tapos, dasal lang ako ng dasal ng time na yun, guys. Wala akong ibang ginagawa kundi dasal. Lagi kong hawak ang rosary ko, guys. Lagi akong may rosary. Kaya, alam nyo, guys, nasasabi ko, iwan ko sa inyo, iba kasi ang paniniwala ko. Talaga ako guys, naniniwala ako na may Diyos. Ayan, may Diyos talaga guys. Hindi lang magdasal ka pag may problema ka, wag. Kailangan kahit wala kang problema, magdasal ka para ano ng Diyos na alam na hindi ka nakakalimot. Yun, hindi ka man magpunta sa simbahan, magdasal ka na lang kahit nasa bahay ka lang. Magdasal ka. Ayan, God is always listen to you. God, He can give you what you want. Na mangyari sa buhay mo, ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Kasi ako, nararamdaman ko na God is always around me. Around us. Ayan.
God is always beside us. Yan. Laging may Diyos, guys. Kaya, huwag kayong makakalimot. Nasa ibang bansa man kayo. Nasa malayo man kayo. Saan man kayong sulok ng mundo. Always pray, guys. Kasi, isa yan sa makakatulong sa atin. So, ayan guys, ganun lang, umuupo lang ako talaga. Kaya sabi ko nung alam ko na ang gagawin ko kahit wala akong mama, kahit wala akong kapamilya, nasa malayo ako, alam ko na ang gagawin ko once ako na-operahan, pero ayoko na nag-poor opera, guys. So, ayan guys, kaya naka-recover ako ng madali nung time na yon. Tapos talagang inaano ko yung sarili ko na talagang iminomove ko talagang sarili ko. Lalo na dun sa company namin, talagang you have to walk, you have to work, you have to move your body. Ayan. Saka, guys, dito sa ibang bansa, once na na-hospital ka, iano ka nila talagang umaga, kailangan maglakad-lakad ka, may mag-guide sa'yo na maglakad-lakad ka. Iano nila, i-check nila kung ginawa mo ba tong proseso na to na naglakad-lakad ka, ng pagkagising mo, anong ginawa mo, nagdumi ka ba, naglakad-lakad ka, nag-ikot-ikot ka, uminom ka ng tubig, ganon dito sa ibang bansa, guys. So, ito guys, another operation ulit sa akin, guys. Ayan, marami na akong dinaanan sa hospital, guys. Ayan. So, based on my experience, I just wanna share you guys kung ano yung na-experience ko. So, ayan. So, itong last 2000, kasi high blood ako, guys. Ayan. Once pala na bata ka pa, guys, high blood ka, pwede pa yan maagapan at pwede pa yan na kailangan i-maintain mo yun, guys. So, ako, guys, ilang taon ako pabalik-balik sa hospital. Lalo na nung nasa Dubai ako, talagang nag-high blood ako, guys. Minsan nilalagyan yung bibig ko ng tabletas na para bumaba ang dugo ko. Kasi unang-una, guys, ang nakaka-high blood, ang pagpupuyat. Isa yan, guys, kasi bumababa ang potassium mo. So, ayan nga, nung dito na ako sa Australia, babalik-balik ako. Nagpa-general check-up ako, guys, kasi we are wanting to have a baby, guys. Kaya sabi ko, magpa-check-up, general check-up muna tayo. So, ayan, nagpa-general check-up ako. Ayan nga, I got the findings na, ayun nga, high blood pa rin ako. Tapos, yan na, babalik-balik kung ano ang cause ng pagiging high blood ko kasi bata pa daw ako. So, ayan, na-find out naman, guys, ayan, may nakita naman sa body ko, guys, na yung adrenal glands ko, guys, is ang right side is lumalaki, parang may bumubukol. Sa kabila, normal naman. So, ginawa, guys, nag-proseso niyan kasi pwede daw yan maagapan pa ang pag-high blood. So, ayan, dumating yung proseso na tinagal na ako ng adrenal glands. Ayan. Yung left, right side ko, guys, is wala na po ang adrenal glands ko. Kasi ang sabi sa akin ng doktor, kung hindi daw yung tatanggalin, magkukos daw yun ng cancer. So, ayan, tinanggal yung adrenal glands ng right side ko. Pero may mattress pa ako, guys. So, ang adrenal glands natin, guys, ay ganito. Ayan. Dito yung lungs natin. Dito yung adrenal glands. Yun yung nagsasala ng mga pagkain natin, mga ganon, na pumapasok sa katawan natin. At ito naman yung kidney, at ito naman yung ovary natin. So, nandito sa ibabaw ng lungs natin. So, ayun guys, ginawa ko nung after ng tinanggal ako. Pero sa akin, guys, ang ginawa naman sa akin is injection. Dalawa sa akin, isang injection, yung parang may tubong pinasok lang, na maliit lang siya, guys. Yan, para yung camera lang. Tapos, may in-injection sa akin. Tapos, ayun guys, habang ginagawa ang proseso, camera ang gumagawa. Ayan. So, kaya hindi naman siya totally binukwa ang tiyan ko. Ayan. Kunti lang siya, maliit lang siya. Ayan, pinasok lang yung tubo na may camera. Ayan. Dalawa. Ayan. So, yun. Kaya hindi Pero, after ng operation ko, guys, after 48 hours or 24 hours, I feel very pain na hindi ko talaga, guys, maintindihan yung sakit. Ayan. Kasi may aftershock pala yan, guys.
So yun na, oh, talagang sumisigaw ako ng sumisigaw na, oh, sakit, di ko ba itindi atas, guwagad na ako. Yan, talagang umiiyak na ako, guys, tapos sumisigaw na ako. Wala akong mano, guys, kasi una-una, wala akong bantay. Kasi dito, guys, sa hospital, pag na-hospital ka dito sa ibang bansa, wala akong bantay. Bawal ang bantay. Pwede kang bistahin, pero there is a time lang, guys. Hindi pwedeng kagaya sa Pilipinas na whole day, whole night, every day may bantay ka. Dito sa ibang bansa po, walang bantay. Ayan. Kaya mahirap, sobrang hirap pag nasa ibang bansa ka, lalo na pagka nagkasakit ka. So ayan, tinanggalan ako. Tapos, di alam ko na yung gagawin ko kung paano ako magpaano ng anesthesia. Ginawa ko, guys, is humiga ako, pero yung bed ko mataas. Mataas yung katawan ko. Ayan. So, yung kaya yung anesthesia, medyo naiipon sa may parting katawan ko, sa may chan. Ayan. So, ayan. Pero, ihi ako ng ihi. Iniihian ko ng ihi. Iniihian, guys. Ayan. Bali, may catheter ako. Ihi ako ng ihi lang, guys. Pero, hindi ko yung nararamdaman na umiihi na pala ako. Tapos, may dugo. Kasi, syempre, nalilinis yung katawan ko nung may catheter ako. Tapos yun, hanggang sa ano, ginagawa ko, guys, kinabukasan, naligo na kagad ako, guys. Diba sa Pilipinas, pagka ano, hindi pwede maligo, ganun-ganun. So, dun, guys, dito, naligo na kagad ako. Nanu ko na talaga kaya kagad yung katawan ko. Tapos parang ang fresh-fresh yun. Tapos, everyday, yun nga, ichichika ng doktor, may papilis, ay may papil na dapat mong gawin kinabukasan. Tapos, dito guys, ilang araw lang talaga, hindi ka pwedeng tumagal. May ano lang, may schedule ka kung ilang araw ka sa hospital. Tapos yun ang, ano na, sa mga, pang, ano, mga gilid, sa mga wall, may mga nakalagay na you have to help yourself, you have to walk yourself. Mga ganun-ganun na mga nakapost dyan. Ayan. Kaya, talaga guys, madali ang, ano, pag once na may sakit ka dito, kahit wala kang bantay, kailangan mong tulungan ang sarili mo. So yun, ganun dito guys. Hindi ka guys sa Pilipinas na pwede kang umarte. Ganun, di ba? Pwede kang umarte. So dito hindi. You have to help yourself. You have to stand up by yourself. You have to help yourself. Kasi unang-una wala ka ditong kapamilya. Yan, swerte mo kung may sakit ka na may kapamilya ka. So like me, wala guys. So yan. So ayan guys, yung mga ganun na kailangan is talaga, kailangan mong sarili mong tulungan. Unang-una, magdasal ka. Pangalawa, tulungan mo ang sarili mo. Ayan. Huwag kang hihina-hina, tulungan mo na ang sarili mo. Kasi walang ibang tutulong sa'yo, lalo na pag nasa ibang bansa ka, o nasa Pilipinas ka, nasa bansa mo, ikaw. Walang ibang tutulong sa'yo, lalo na sa panahon ngayon, sarili mo. Ayan. Kaya yun, guys, based on my experience, I just... based on my experience, i-share ko lang sa inyo yung na-experience ko. Ito ko lang po sa inyo i-share yung na-experience ko na dapat nyong gawin. So, ayan. Ito pa, guys, sa vaccine. Ito pa yun. Yung kaibigan ko, guys, dito sa Australia is, ang edad niya is 90 plus na. Ang ano niya, guys, is, bidakunahan siya. Ngayon, pag uwi niya ng bahay, in morning time siya in-injectionan ng pampano nga sa kontra sa sitwasyon natin ngayon. Pag uwi niya ng bahay, umupo siya guys na nakaganito. Yan, ilang oras siyang nakaupo na nakaganito na nag-aano ng tablet, nakayuko siya na nakayuko. So, after that guys, in a few hours, nahilo siya. Tapos hindi, parang nanghihina siya. Yun yung epekto sa kanya. Tapos yun, sabi niya matutulog siya. Tapos few days siyang ano, parang nanghihina. Few days siyang parang latang-lata. Alam niyo yun. So kaya guys, ito nga yung content natin. Ano ang dapat gawin at hindi dapat gagawin. Yan, huwag kayong yuyuko. Yan, lalo na yung mga pag-inject. Yan. Sa itong mga in-inject sa atin sa ngayon. Huwag kayong umupo ng nakayuko. Ayan. Pag inuparahan, huwag kayong uupo, huwag kayong hihiga na nakayuko. Ayan. Dapat lagi naka,
angat ang ulo ninyo para ang anesthesia, ang in-inject sa'yo is bumaba ka agad. Huwag, para hindi ka, hindi umakyat sa ulo nyo, kasi lalo na yung pag-anesthesia is yun na yung nangyaring sinasabing may memory gap na, nakakalimot na. Dahil ang anesthesia guys, sa totoo talaga, nakakadagdag yan sa pagkalimot. No, yan, nakakadagdag yan. Yun na yung memory loss na sinasabi, memory gap. So, ayun guys, kaya yan yung dapat nyong gawin at huwag nyong gagawin. Yan. So, ito yung content natin. Kaya, so I hope nakatulong to sa inyo guys. And, thank you for watching. Kung nakarating kayo sa dulo, ayan. Don't forget to comment. And if you are not subscribed me yet, ayan. Just consider to subscribe this channel. And don't forget to click all the bell so that you can get a notification every time I have new share sa inyo. New video, new vlogs, anuman activities sa channel ko. Ayan. So, ayan guys. Thank you so much for watching again. Keep safe everyone and God bless you all. Bye-bye.